tinatawag na before. Okay, balik dalawa. So, tingnan natin yung RPM. Malakas na siya. Malakas na siya masyado. Okay, so tingnan natin kung ano pa ilalakas niya. Nanginginig siya, guys. Nanginginig yung engine. So, after treatment, sa 100 to 125. Problema nito guys, may sabit yung camshaft niya, tapos yung camshaft, tapos yung sprocket, ay kung ano niya, yung chain, ingay, narinig mo, bumapalo, mga ganun. No? So okay naman yung compression niya, malakas naman kasi nalagyan natin ng atomic oil na doon, ganito. Yung oil na ganyan ang nalagay niya, kaso hindi muna na-underground treatment, diretso lang nalagay. So kaya meron pa rin siyang sabit konti. So ang gagawin natin, i-trip natin ang engine para matanggal natin yung matest natin yung camshaft at yung crankshaft treatment. Ihuhulog natin to. Yan, simple lang after warm up ng engine saka nung ihuhulog yung additives. Yan lang saka simple guys, ihuhulog. So bago nyo ihuhulog yung ano, yung additives, i-shake nyo lang maigi para walang maiwan na latak sa ilalim. Yung latak kasi carbon 6 yan, tsaka ceramic metal. So, simutin nyo talaga. Tapos yan. Okay. Tapos yan, sa fuel side naman tayo. Para yung carbon deposit doon sa loob, matanggal natin. Madres yun. Ano nga, overpriced yan sila doon.
alam kasi na mayroon pala dito. So, yan na siya. Ganyan ang gagawin nyo. Ay, din nyo lang. Kaya lang ka, mag-tipid. So, ang mangyayari nito, yung power ng engine mo, lalakas yan, titipid yung fuel consumption mo, tsaka lalakas yung sipa talaga ng makina, tsaka yung efficiency ng engine torque ratio, papantay talaga siya guys, dahil sa yung setting ng lahat ng metallurgy ng bakal sa internal, babalik yun sa original setting, yung metallurgy sa loob ng internal guys. So, yun ang pwedeng iambag ni Hado. Ilan naramdaman ko na guys yung vibration na wala na. So 1 minute and 35 seconds pa lang tayo, pero yung vibration naramdaman ko na wala na siya. Ikukupot sa tong kapa siguro. So pero yung mata-mata nila kapag ngayon nila siya. Sima na siya ang kanan niya. Uyog ba kayo ng patio? Uyog oh. Yung kanina, yung under niya, parang ano eh, sabog na. Oo. Oh, ngayon oh, oh persado, oh, gumagalaw yung ano. Oh. Dapat na 1,000 kilometer bago mo maramdaman. Wala pa ito yung 5 minutes, nasa 2 minutes and 14 seconds pa lang tayo. Oh, yung liner mo, naka-recover na oh. Oh. Tignan mo yung, kanina, pag inapakan mo, parang ha, parang may sabit, di ba? Oh, yung doon ko sa'yo kanina, may sabit siya. Ngayon nalagyan natin. Kumutang ipadagan din mo na eh. Oh, smooth na yung ano niya, tunog oh. Pickup ko po, pickup. Pickup, gwapo na. Kanina iba, di ba? Oh, oh, pickup niya. Kanina may sabit yung pickup niya eh. May pwersa pero di buo ba? May sabit. Oh, ngayon nawala oh. Oh. Oh, yung tunog niya oh. Galit na siya agad oh. Oh. So, okay yung ano, yung ano. Oh, para ka nagpalinis ng EGR. Ang i-maintain mo sir, yun lang yung ano lang oh, yung sa fuel side. Every full tank is isang bote, okay na yan. Every full tank. Bro, full tank ka sa loob, estimate mo mga 4 days o oh, 1 week ka mag-full tank. Kahit isa, hindi. Every 15 days, hulog ka isang tank, isang bote niyan. Para ma-maintain niya yung linis ng ano mo, piston. Kumbaga, every month, pwede ka isang ganyan, every month. Okay na yung maintenance ba? Para panlinis lang sa carbon deposit yun sa combustion chamber. Para yung ano mo, piston mo laging malinis. Walang dumi oh. Tingnan mo yung tunog niya oh. Pantay na. Oh. Kasi yung ano, yung automized fuel yung binubugay niya sa injector. Automized fuel na. Oh. Kaya pantay na yung tunog. Oh. Oh, galaw. Gumagalaw na yung body. So, yun lang guys. Ito na yung after. So, napaganda na lang performance ng makina. So, yun lang. Maraming salamat. Bye-bye. God bless.